Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot Reading. Ito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Okay. And Two of Cups. And Magician. The Moon. Balanced. Manifestor ka. So may na-manifest ka dito, guys. With the Magician and the Two of Cups. Your counterpart. Yung person na kamatch mo. Soon, may malalaman ka. May sikretong lalabas. Kahit na hindi mo siya i-approach. Kahit na hindi ka mag-reach out sa kanya. Meron kang minanifest eh. Yung nawala na na love. Nawala na person. Sayang yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Magkakaroon pa ng union sa inyong dalawa. Na-manifest mo yan. Soon, malalaman mo. May madidiscover ka. May lalabas na katotohanan. What's with the Moon here? Ano tong katotohanan na lalabas? King of Wands. What's with the King of Wands? Ten of Pentacles. What's with that? King of Wands and Ten of Pentacles. Magtitake siya ng action daw. Na ano yan guys, naging cold yan sa'yo kasi may family siya. May pamilya siya. Kaya naging cold, nag-set ng boundary, dinistance yung sarili niya kasi sa family or may pamilya siya. Yan yung sikreto niya. Yan yung tinatago niya sa'yo. Yan yung tinatakpan niyang lihim. This is someone cold and emotional, confident, attractive, fiery, aggressive, a leader type. What's with the King of Pentacles? Ten of Pentacles pala. What's with the Ten of Pentacles? See? Hindi siya makapag-take ng action sa'yo. At that time, it's because may pinagdadaanan siya. May pinagdadaanan sila ng family niya. Maaring kulang sa pera at nagdurusa yung person na yan. It's because of a family. Possible may pamilya siya or else ay against yung family niya. See, clouded yung judgment niya. Sinusulsula ng family niya. Pero pinapahirapan siya ng family niya. Parang gumagapang siya sa hirap dahil sa family niya. Possible na siya yung breadwinner sa family nila. And nauubusan siya ng pera ng family niya. Maring isang angkan yung binubuhay ng taong yan.
or pamilyadong tao. Ang dami niyang kasi naghihirap siya eh. Nagdurusa. Kaya hindi makapag-take ng action. Wala siyang pera. Maring bigay siya ng bigay sa family niya. Nuto lang siya ng family niya. Hindi porkit ka mag-anak mo ng pamilya mo, ay ubusa mo ng pera yung sarili mo. Hindi naman ganun. Lalo na kung kaya naman nila maghanap buhay. Maliban na kung matanda na. Diba? Kung matanda na, oo. Nasa iyo na yun. Kung padalhan mo, kung bibigyan mo yung lola at lolo mo. Pero yung kaya pang maghanap buhay, at kung may hanap buhay naman, bakit? Maliban na kung taman. No? So, yan. Ayun, naging aggressive yan, impulsive yung actions niya, reactions niya towards yung defensive, as you see, parang defensive, yung King Knight of Swords dito parang defensive, may tinatakpan, may ayaw siyang magulat-tat, may ayaw siyang malaman mo, yun. Anong sekreto niya dito? Na clarification. Three of Cups. Nawala siyang pera. Financially broke siya. And possible lang ipagbalikan siya sa ex niya. Na kung sinabi niya sa iyo na mayaman siya, madami siyang pera, pabaliktaran. And possible, nilagay ka nito sa third party. So what we have here, is Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Maring with the Three of Cups ay madami siyang kakonek or karelasyon. Parang party-party ba? Pero ginawa niya. Madami kayo sa buhay niya at that time. And bigla na lang siya naging aggressive sa'yo. Bigla na lang dinistansya niya yung sarili niya. So, anong feelings ng tao yan sa'yo? Eight of Swords, anong feelings ng tao yan sa'yo? Seven of Cups, feelings niya sa'yo? Five of Swords, gusto niya magkaroon ng freedom. Nilalabanan niya yung feelings niya sa'yo. Na-stuck kasi siya sa'yo eh. Sa mga options niya, sa mga connect niya, sa'yo nakafocus yung attention niya. Pero nilalabanan niya. Nainis siya, nagagalit siya kasi na-stuck siya sa'yo. See? Nawalan siya ng pag-asa. Na ano? Possible na nawalan siya ng pag-asa sa buhay niya. Na makawala siya.
Parang sarehas pa, nakakulong siya sa iyo. Parang yun yan, na-stuck siya sa iyo. Nawalan siya ng pag-asa, na in-control pa siya sa situation yung dalawa. Na masi-juice ka pa niya, na ma-charm, na yes, with the King of Wands. Charmer yan. Na madala ka pa niya sa strategy niya. Sa strategy niya na yung akit-akitin ka niya or i-charm ka niya or kaya ay kulit-kulitin ka niya or magpapansin and then nakataas naman yung wall niya. Parang lumang tugtugin na yung ginagawa niya na hindi na, nawala ng effect. Hindi na umipikto sa'yo. Yung pahabulabulin ka niya, yung gano'n. Wala siya ng pag-asa na in control pa siya sa buhay mo, situation niyo. Eh, naiinis siya sa'yo. Kasi sa ginagawa niya, hindi ikaw yung na-stuck sa kanya, siya ang na-stuck sa'yo. Baliktad. So, yan. Nakarma ba yung taong yan? Oo, nakarma yan. Kaya nga naging unstable yan eh. Unstable. And nasaktan yan. Heartbroken yan. Pero naka-recover na. Unstable emotionally. Paano na-stuck yan sa'yo? And possible financially. May dumadaan ng crisis. Oh. Nahirapan siya. Siya yung nahirapan. Siya yung nagdurusa. Emotionally or financially or both. Dahil naging cold-hearted siya, dahil nilagay kanya sa third party. Anong feelings mo ngayon sa kanya? Wala pa. Ito na yung sinagot. So maybe, destiny kayong dalawa. Ikaw yung magpabago sa person na yan. Mabigyan ng leksyon. Or destiny niyang makilala ka para mabigyan siya ng leksyon. Parang gano'n. Ano feelings mo? Ang bilis naman. Ayun o. Knight of Swords to, pero parang wala kang tiwala. You're on guard. Knight of Swords. See? Let's see. Ano pang feelings mo towards a person na yan? Death card. What's with the Hierophant here? For more clarification. Four of Wands in reverse. Well, gusto mo mapangasawa yung tao yan. Upright yan. Na mali yung pagbuwa ko. Upright yan. Gusto mo pa na magkaroon ng rebirth sa inyong dalawa. Pangasawa yung tao niya na magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Well, maybe siya talaga yung destiny mo. Lumabas yung Wheel of Fortune eh. Destiny kayo? Hindi naman daw. Maybe karmic mo. Kakaroon pa ng new beginning. Tumawa.
six ones. Kakaroon pa yan ang new beginning. Kahit na hindi ka mag-reach out dyan, kahit na ma-turn off ka dyan, or mawalan ka na ng interest dyan sa taong yan, na kahit feeling, kahit tingin mo or feeling mo, wala na, sayang na, ay paparating yung taong yan. Darating siya. Possible na destiny niyang makilala ka para mabigyan siya ng leksyon. Maaring madami na siyang tinarantado, pinaglaruan, niloko. What else? Sino yung destiny mo dito? Never mind, hindi mo naman destiny. Sino yung destiny mo? Anong energy? The Chariot. Three of Pentacles. And the Two of Wands. So, nasa malayo yung destiny mo. Yung totoong destiny mo, nasa malayo. Baka sa ibang bansa pa yan. Itong taong to ay decisive, action-oriented, determined to achieve his or her goals in life. Pag napagpasyahan niya na yung isang bagay ay talagang kukunin niya yun. Or ganun siya na goal-driven yan. Goal-driven. Yung tao na yan. Yung destiny mo. And pag may plano siya, nagtatagumpay, nagsasucceed siya. And nare-recognize yung destiny mo. Yung person na meant for you. And hindi confused yung isipan yan. Klaro yung isip ng taong destined para sa'yo. More information. Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Maybe hindi mo pa ito nakilala. Taurus, Virgo, Capricorn. Ano may energy ng destiny mo? The person. Nine of Swords. Pa energy ng destiny mo? Main energy niya? The Hermit in Reverse. So, nag-heal to guys kasi nasaktan din to. May mga pinagdaan ng endings. Nasaktan siya, parang binitray, no? And nag-heal na siya, ready na siya na luwabas, na kumbaga na-heal na yung puso niya, naka-recover na siya, ganyan. Kasi nasaktan eh. Possible na nagmukmuk yan, mas gusto niya mapag-isa siya, naging aloof, ayaw makisalamuha kasi nasaktan nga, binitray eh. Pero naka-recover na siya, okay na siya. Pinagdaanan. Virgo and Libra, Gemini, Aquarius, more information sa destiny mo. King of Swords, yan yung main energy niya, possible. King of Swords, this is someone na logical, intellectual, matalino, in short, sharp, may pagkaano na to, critical, mataas yung standard niya, and walang tiwala kasi binitray eh. Walang tiwala. Parang wala siyang tiwala. Lalo pagka stranger or kakilala niya pa lang sa tao, wala siyang tiwala at first, no? Pag hindi niya pa talaga kilalang kilala yung tao. Hard or matigas yung shell nitong taong to. Mahirap siyang pasukin or mahirap makuha yung trust nitong taong to. Paano kasi nasaktan yan? Yun. Pero inside, ano yung personality ng tao yun? Inside. Ayun. Well, na-forgive niya na yung sarili niya with the Five of Cups. Nag-recover na siya sa pinagdaanan niya yung emotional.
Naka-recover na siya. Hindi na siya nanginayang dun sa mga nawala sa kanya. Kung dati, oo, maring iniyakan niya pa, pero ngayon, okay na siya and may pagka-cold nga lang, unemotional. Pero pag mga ganito, ay for sure, sigurado at seryoso yan. Yan yung destiny mo. Itong King of Swords, yung energy. So, Libra and Cancer, Scorpio, Pisces. Maybe ano siya, negosyante with the King of Swords. Or, parang ano to eh, nage-judge. Pwede ding lawyer or judge or nagtatrabaho sa gobyerno, pwede din ganon. Or else ay entrepreneur or else any work. So, nakilala ka na ba niyan, King of Swords na yan? Ay, kailangan yung, ano siya. Nakilala ka na ba ng King of Swords na yan, ang destiny mo? Hindi pa, guys. Hindi pa. Hindi ka pa niya nakilala. Pag nakalimutan mo yan, yung person na toxic, yung person na yung King of Wands na yun, possible, papasok na yun sa buhay. Pag nawala na yun talaga sa buhay, na-let go mo na yung past person mo. Ito, King of Wands. Kailan papasok sa buhay mo yung King of Swords, yung destiny mo? See, pag naka-recover ka na sa heartbreak, ganon din yung King of Swords na yun pagka na-heal na totally yung puso niya. Binetray siya, lover niya, karmic, or else ibang tao. Mayroong betrayal na nangyari. Parang bang binakstab. Yan o, pag naka-recover ka na, pag nawala na yung sakit, yung pain na dinulot ng King of Wands na yun sa'yo, ano pa? Anong size na darating na yung King of Swords na yun sa buhay mo? Hindi mo pa siya nakilala, guys. Ayun o, pag ready ka ng magmahal, pag hindi ka na bitter, ganon din yung King of Swords na yun. Pag ano na, yung okay na, yung healed na yung puso niyo na ready na magmahal. Yung gano'n. Na, umiira na yung understanding sa inyo, yung ganyan, no? Na wala ng bitterness, yung ganyan. So, ayan na naman guys for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa akin channel, please do subscribe at upunin yung kalimutang i-click ang bell button na sagarin mo notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga parehas na sa reading nito.